Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipo ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, sa mang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nang ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapinyon niyo sila, at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapupuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyo-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga usisero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya, bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pangbalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay,
siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay. Ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo na mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat, hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay na buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang tanghali po, Father. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang tema po ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pag-ibig. Sinabi po ng ating poong Jesus Nazareno, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip. Ito po ang pinakauna at pinakamahalagang utos. Ngunit may ikalawa pa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ipinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno na ang utos ng pag-ibig ay may dalawang daan na hindi natin pwedeng paghiwalayin. Una, ang ibigin ang Panginoon nating Diyos ng buong puso at pag-iisip, at ang pangalawa ay ang ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Maliwanag po na ang ibig nitong sabihin ay kung iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo rin ang iyong kapwa. O kaya naman, hindi mo pwedeng sabihin na iniibig mo ang iyong kapwa, ngunit hindi mo naman iniibig ang Diyos. Our love to God and our love to our neighbor is inseparable. Ibig sabihin, ang pagmamahal na ito, laging magkasama at laging magkakabit. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya naman, minsan nang sinabi sa atin ni San Juan na hindi natin maaaring ibigin ang Diyos na hindi nakikita ng ating mga mata kung hindi natin kayang ibigin ang ating mga kapwa na nakikita ng ating mga mata. Alalahanin po natin na anumang bagay ang ating ginawa sa pinakamaliit nating kapatid, ay ginawa na rin natin ito sa ating Panginoon. Kaya kung pinagmalupitan mo, inalipin, sinaktan ng walang kalaban-laban ang iyong kapwa, ay para mo na rin itong direktang ginawa sa ating Panginoon. Ngunit kapag ginawan mo sila ng mabuti, kung sila ay iyong inaruga, kinalinga, at minahal, ay ginawa mo na rin ito sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, isa pa po sa pinakamahusay na paglalarawan ng kahulugan ng pag-ibig ay ayon sa pagkaunawa ni Apostol San Pablo. Sinabi niya na ang pag-ibig ay matyaga at nagsasakripisyo. Ang tunay na pag-ibig, taglay ang kabaitan. Ang pag-ibig, marunong magtiis. Ang pag-ibig, patuloy na naniniwala. At ang tunay na pag-ibig, kailanman hindi nawawalan ng pag-asa. Sadyang ganito ang kapangyarihan ng pag-ibig.
Kaya naman bilang tanda na tayong lahat po ay umiibig, ipinaalala sa atin sa unang pagbasa mula sa aklat ng Eksodo na huwag nating aalipinin ang mga taga-ibang bayan. Huwag din nating aapihin ang mga babaeng balo at mga ulila. Sinabi pa dito na kapag ka may nangutang sa atin, dapat ang kabayaran ng mahihirap, walang mga hinihinging tubo. Kapag may nagsanla sa atin ng gamit o balabal, ibalik din natin ito dapat kapag lumubog ang araw. Sapagkat ang tunay na umiibig, walang hinihintay na kapalit o kabayaran. Uulitin ko po, kung ikaw ay tunay na umiibig, ang iyong pag-ibig dapat hindi naghihintay ng anumang kapalit o kabayaran. Kaya nga po bilang mga Kristiyano, ganitong pag-ibig din ang inaasahan sa bawat isa sa atin. Dapat kapag tayo'y umiibig, buong-buo sa ating puso, walang hinihintay anumang kapalit, hindi natutumbasan ng pera o salapi. Pag-ibig na kung saan minamahal natin ang Diyos at ang ating kapwa. Gayon din naman, pag-ibig na handang magmalasakit para sa taong ating binibigyan ng ating pagkalinga at pag-ibig. As Saint Therese says it perfectly, let us love, since that is what our hearts were made for. Napakaganda nung sinabi niya, uulitin ko po, let us all love, since that is what our hearts were made for. Ayon sa kanya, magmahal tayong lahat dahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin ay may puso. Ang pusong ito dapat nakaraan para pumintig na magmahal sa Diyos at sa kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon po tayo sa ating ebanghelyo sa araw na ito na huwag tayong matakot na umibig, sapagkat ang Diyos mismo ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulok-lok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin.
Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balita nasa kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod ng matulad siya sa ubusan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakatago sa puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at lahat na nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na ang pinagsisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi ng mundo ng kasariwan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologyo, upang ang kaloob ng karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinabahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay sa buong bayan ng Diyos. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo, sa kasalukuyan ng marami sa kasugulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating pagtitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upa ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagpapabahagian ng katawan at dugo ni Jesus ang nagbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ang aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng makabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkakaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mangmakapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kaniyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo at maraming salamat po. To you with all my heart, hear my
announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan para po sa ordinasyon si Reverend Jesus M. Madrid Jr. na anak ni na Ginoong Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Paangbundok, Quezon City na naglilingkod po sa ating dambana simula pa po noong July 21, 2023 at hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating po na December 2, 2023, araw po ng Sabado, sa Basilica Minor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo, Corner Biaterio Street, Intramuros, Manila. At ang seminarista pong si Edward Jason San Diego, na anak ni na Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego at nakatira po sa 16 Paco Obando, Bulacan na naglilingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating po na November 25, 2023 sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno na matatagpuan sa 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sino mang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating cura paroko si Reverendo Father Rufino Sescon Jr. Maaari pong makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal sila Reverend Jess at Brother Egay. Salamat po. Paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain iyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen.
At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!